Campsite na tayo. Ganda. So, nag-survive. Mukhang maayos naman eh. Yeah. I think sulit siya. Compare mo sa kung bibili ka pa ng rails tsaka crossbar, gagastos ka ng mga $500 to $600. Ito, $50 lang sa Amazon. Mapapala natin yung mga nalagay natin doon, mga camping stuff natin. Effective. Highly recommended. Camping tayo ngayon. So, may problema kasi ako eh. Di nakasya yung mga gamit ko sa camping. Masyado nang maliit yung sasakyan natin. Pero bago lahat, siyempre huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Unboxing tayo. Maglalagay tayo ng ano. Maglalagay sana ako ng crossbar eh. Tsaka side railings. Kaya lang, nakita ko to sa Amazon. So, try natin. I-vlog natin para makita nyo rin kung effective o hindi. Saan natin? Bali ano to eh, canopy. Ano ba tawag dito? Parang carrier din siya, pero bag. Compatible siya sa lahat ng sasakyan. Kahit wala kang crossbar, pwede siya. Tapos, nakasale pa nung nakita namin sa Amazon. Magkano to? 56. Ito brand niya. 56 lang. Kasi mga iba ano eh. 200. Yeah, nasa 100, 200. Original ito is 100, tapos naka-sale siya. Ang naalala ko, 15 cubic feet ang size niya. So, try natin ilagay sa sakyan. Ito siya, may isang bag. Container bag. Container bag. Instruction. Ano kaya may ito? AINUOO. Ang ano niya, baka Korean. China pa rin. Simpleng-simple lang naman ang instruction niya eh. Ayan. Para siyang backpack na sasakyan. Tapos may hook lang siya. Ito yung mga hook niya. Yung hook lang siya sa may pinto. So, try natin. Yan yung padding. Anti-slip yata ito. Yeah, ito ipapad mo dun sa ano. Mhm. Yung roof rack kasi tsaka roof rails, gagastos ka ng mga ano eh, mga nasa 500 tinap eh. Ito $50 lang. So worth it naman siguro ng i-try kung effective siya o hindi. Ano siya? Waterproof pa to ah. Ayun o, waterproof siya. Tsaka nakasim talaga yung zipper niya. Bali, ilalagay na natin yung mga gamit. Tapos, ilalak na natin. That's yung bed. Dyan. Yan. Kasha pa dyan. Ayan. Lagyan na natin. So, lalagyan natin yung hook niya. Tatanggalin daw ito. Dito ilalagay yung hook. Ayan siya. Kapalik lang natin siya. Saka natin ihigpitan. Ayan, nalagay na natin yung hook. Bawat isa. Ayan siya. Tapos to. Nalagay na natin dito. Saka natin. Saka natin ihigpitan. Ayan, nasasara naman siya dito. Ito test natin. Kung makakarating tayo sa pupuntahan natin ng walang ano, hindi linilipad. Kita na lang natin to. Alis na tayo. So, titest natin to. Magdadrive tayo ng 2 oras.
punta sa Lake Louise campsite. Sana ano, sana effective. Ayan, nakakaisang oras na tayo. Mukhang maayos naman eh. Pero inaalalayan ko lang kasi baka biglang bumukas eh. So far so good. Another 1 hour sa campsite. Campsite na tayo. Ganda. So, nag-survive. Mukhang maayos naman eh. I think sulit siya. Compare mo sa kung bibili ka pa ng rails tsaka crossbar, gagastos ka ng mga $500 to $600. Ito, $50 lang sa Amazon. So, ano lang, may mga insekto lang na ano, pero it's good. Lumuwag yung likod namin, yung mga karga, dahil nga nasa taas na. So I think, ano to, highly recommended. Imbis na bumili kayo ng crossbar and rails, ito na lang bilhin nyo kasi sa isang taon ilang beses nyo ba gagamitin yan, di ba? Dalawa. Kami, tapos na camping namin nito. Last na camping nito. So, nasubukan lang namin. Yeah, tapos ano yun, bonus pa kasi naka-sale, half the price, di ba? Yeah. $100 tapos half, 50 half. Something lang namin. 50 off siya, $50 lang namin nakuha. So, thank you for watching. Peace and love.